Michael Young has been in business here in the Philippines for 20 years. Nag-umpisa yan dito sa Davao. Pumunta sa akin yan, I remember distinctly kasi break yon ng command conference. Seated beside me was the officers of the police department of Davao City, pati si Isidro La Peña, who is now the secretary of TESDA. Yan, pumasok yan doon kasama si Sami Oy, isang kaibigan ko, border yan, family friend, border yan sa amin noon ng eskwela pa. Hindi yan sabihin mo in-check na kinukunan ko ng pera. You disabuse your mind. Yan lang ang pagtaka ninyo. Yan ang problema ninyo because you are, it lalo na si Gordon. He is afflicted with xenophobia. Ito, si Michael Young, kasama negosyante. Ito, ang karamihan nito, pumasok sa bidding. Sa lahat ng negosyo dito sa Pilipinas, akala ko ba we are inviting investors? That's why I went to China several times to ask them to help us. Investments, yung pera nila, ibuhos mo nila dito para magkaroon tayo. Now, kung kulang, kung wala, well, yung bridge dyan sa Pantalayon, Alvarez ba yan? Yan, libre yan, gratis. Ito yung mga Chinese na nandoon yan kung nandoon si Xi Jinping. Itong Michael Young na ito, kasama palagi kung makipagkita sa akin si Ambassador, yung the previous one. Si Zhao, yung na-transfer ngayon sa Indonesia. O di tawagin natin. Kaya bakit ako magduda? Bakit ako magsabi na drug lord siya? Si Zhao, pag nagpunta ng Davao, doon natutulog sa bahay niya. Si Zhao, alam mo, Zhao is a kernel of the PLA. Duble yan sila, military pati. Dito, mag-retire ka o mag-resign ka doon. Gaguhin mo kaya yan, magpayag kaya yan. At ito, hindi ito, kung totoo, bubulungan kami ng Chinese intelligence na wag yan, wag nung iyano yan, papasok o do not allow him to. Kasi kaibigan ako ang China, sasabihin sa akin ang totoo. Kaya hindi makakapasok yung mga yan kung sabihin ninyo na nagdudruga.